20 tons ng basura ang nakolekta sa Ross Boulevard, Manila Bay at saka sa Baseco. Ito ay binubuo. Mga kababayan, punta naman tayo sa mga naapektuhan. Oo. Una, kalsada, apektado. Umabot po sa 90 tons. Ibig sabihin, 90,000 kilos. I hope my mathematics is correct. Because 1 ton is 1,000 at 90, that's 90,000 kilos. 90 tons ng basura ang nakolekta nila Director Kenneth Amorau ng DPS at mga DPS employees sa dalawang particular na lugar pa lang. Ito yung tinatawag nating Bayside. Sa Ross Boulevard, Manila Bay at saka sa Baseco. Ito ay binubuo ng mga solid waste o solid material na kahoy, kawayan, saka hyacinth o yung parang lilies, no? At iba pang plastic na basura. Nakuha na po yun at patuloy pa rin dumarating sapagkat sa hambalos ng alon. Remember, ang Metro ang Maynila ay Cove, ang Manila Bay. So ang hampas ng alon yan, sa amin papunta ang basura. Kaya ang panawagan natin, ang basura ninyo itabi ninyo, ibalot ninyo, ilagay ninyo sa tamang sisidlan. Dahil aano rin yan ng tubig at tatama sa mga pantalan at mapupunta sa Imborna. So yan ang sitwasyon ng basura sa Bayside. Sumunod, 1,600 regular na nakuha ng basura, 1,600 tons ang regular na nakuha ng basura today. I directed Director Kenneth Amorau and City Engineering Engineer Andres to see to it that our drainage system, it may not suffice or it may not, hindi man siya kinakaya, hindi niya kinakaya yung daluyong, bilis ng daluyong ng tubig o bugso ng ulan at patuloy na pagbuhos ng tubig as long as gumagana ang ating drainage system. So, ibig sabihin, no, kailangan paghinto ng ulan o sa lalong madaling panahon, humupa. Yun ang mahalaga. And at the same time, sabi ko sa kanya, kanina sa meeting namin, about a few minutes ago, na i-deploy yung mga tao natin sa mga pamilya ng aking mga employees sa City Engineering at DPS. Pasensya na muna kayo. Cancel muna yung ating weekend. Pagpaumanin ninyo, kailangan tayo ng taong bayan. So, iikot muli ang ating mga DPS at mga City Engineering. Pangalawa, I directed Director Kenneth Amorau to clear all major roads, no, of any debris. Ibig sabihin, yung mga inanod na basura o solid material, iiwan yan sa kalsada para maiwasan ang aksidente sa mga nagmumotor at nagmamaneho. Walang debris sa kalsada. And based sa report ni Director Ken, Director Angeles ng MDRRMO, malugod ko pong ipaalam sa inyo, totoo may baha sa Maynila, pero ngayon, nais kong ipaabot sa inyo, 80% ng ating major thoroughfares are passable. So we are now taking opportunity of a road without water to clear and clean it with any debris for your safety, no? So yan po ang tinitira ngayon, lahat ng uri ng debris sa ating kalsada. Sumunod, inabisuhan ko na si Director Romy Bagay ng Barangay Bureau na impormahan, no,
yung mga barangay, kung nanonood kayo, yung mga barangay na malapit sa ilog, to put them in high alert. Walang dapat ipagpanik, pero i-high alert kasi mataas ang tubig sa ilog para kung sakali na kailangan lumikas, magre-responde ang ating MDRRMO at MDSW. So we need your cooperation and vigilance. No? Antabayanan natin ito so that we can save lives. Now, I'm happy to share it to you. As of 3 p.m. today, no casualty, no injury so far sa lungsod ng Maynila. 80% possible ang ating kalsada. Sumunod. Sabi ko kay General Francisco na siguraduhin gising ang lahat ng Lespo. Baka mamaya may mga mag-abilidad na tulongges. No? Kaya inaasahan ko na ang ating mga Manila Police District ay gising, lalo na sa gitna ng bagyo at ulan. Dahil kung kinakailangan responde para panatag ang taong bayan, then so be it. At yun naman ay in-order niya na rin sa kanyang mga kapwa police sa lungsod ng Maynila. Peace and order is also a thing or needed attention. So simultaneously, ginagawa ito ng kani-kaniyang ahensya ng gobyerno. Lumindol kanina, no? 6.7 magnitude at 4:49 a.m. base report ni Director Arnel Angeles. No? Update. Walang nasirang building, walang bumagsak na poste, at so far, we're okay. Pero mag-ingat kayo. No? Walang nasugatan na na-report sa amin as of 3 p.m. Walang namatay o na-disgrasya. No? Now, baha, bagyo, alon, surge, peace and order. I directed Engineer Randy Sada to make sure that our roads is lighted. Dahil importante sa bista ng tao o sa kanyang environment, sa kalagitnaan ng dilubyo na maliwanag. Kaya I asked him to make sure that all our roads ay nakasindi ang ilaw. Busted ang ilaw, bumilya, palitan. Habang, ayan, kahinto lang halos ng ulan. Take the opportunity, the window. So, in order na rin natin siya na silipin ang lahat ng ating mga major thoroughfares para sa mga nagmamaneho and so on and so forth na itong mga kalyeng ginagamit, high density na kalye ay maliwanag at maliwalas. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!